Good morning mga kakulto, kumusta po kayo dyan? This video is gonna be all about my day for today. Yeah, so today, nagising ako ng 4 o'clock in the morning. And then, papasok na ako sa work. Start ako ng 5:30 today, but normally I need to be there earlier than 5:30. And then I'm just gonna make some coffee for myself. And then, yeah, papasok na tayo. Pwede po lang yung light. So, ayan. Yung mga anak ko, malalaki na. Hindi ko na kailangan intindihin yung pagpasok nila sa school later. So, titimpla lang tayo ng kape. Tapos, aalis na tayo. Tapos, yeah. I'll show you sa work. Pero sa work kasi hindi pwede sa loob ng work. So, sa labas lang bago ako mag-in. So, ipapakita ko sa inyo. See you there. So, let's go na. Uminom na ako ng kape. Mimilang ako ng konti. Hindi ako makapag-drive sa umaga ng papasok sa work ng ano, walang hindi nakakapag-kape. Tapos sa pagdating ko sa work, magkakape ulit tayo. O, makape ako sa umaga, mga kapatid. Matakaw ako sa kape. Tara, let's go. Mag-drive na tayo. Okay, we're driving to work now, guys. Come with me. Ilo ba tayo? Sakit ng legs ko kasi nag-gardening ako for 2 days. Diyos ko Lord, para akong kinulpe. Sakit ng upper legs ko. Wait, doon tayo. Maglalakad tayo. Doon. Ito yung building daw niya. Hospital yan. Doon tayo mag-work. Ayan, lakad lang po tayo. Hihingal ako. Tumatanda na tayo mga kakulto. Kailangan na magbawas ng timbang. Every year, sinasabi ko naman yun. Pero wala nangyayari. Yan, lapit na tayo. Yes, sorry. Work today. And here's tayo sa likod tumadaan. Ito yung entrance ng amin sa mga staff. Pwede rin sa, meron sila, pwede rin sa lobby. Kaya lang medyo malayo dito. Saka ang layo na lalakarin. Mas malayo lalakarin niya. Dadaan ako sa lobby. So, dito na ako. Pasok na muna ako sa staff room. Bawal yung phone doon. Yung mga staff kasi na yeah, hindi ko sila pwede makuha ng video. Ayan, mag-start na tayo mag-work mga guys. Nandito na tayo sa kitchen. So, I'm about to start to work. Ayan ang aming kitchen. Pagpasok ko dyan ngayon, ang labas ko na dyan is 1 o'clock. Dire-diretso na yan. So, welcome to my day, mga kakulto. Hi guys! Ayan, kung gaano fresh kanina, ganun na ako kabilasa ngayon. So, I just finished work. Ito na. Dadaan lang ako sa shop. But I don't need to do ano, groceries ng madami. Bibili lang ako ng chicken. Kasi I feel like I wanna do some ano, roast butterfly chicken tonight for dinner. So, kukuha lang tayo ng chicken sa shop. And then, uwi na tayo. Tapos, magpre-prepare na ako ng dinner for the kids and my husband. And then, yeah, so I'm gonna do some business a little bit later after kung mag-prepare ng lunch, ng dinner. Gagawa naman tayo ng sa alas ko na negosyo. So, yeah, I'll bring you to the shop, to one of our
ito one of my favorite shop dito kasi ito yung pinaka medyo mura yung bilihin nila. Pag sinabing mura is konti lang naman yung diferensya, pero malaking bagay kung marami kami bilhin. And okay din naman yung shop na siya sa Aldi. We're going to Aldi. Okay? Tatlong klase yung groceries dito. Merong Woolworths, merong Kohl's, at saka Aldi. So, yun yung mga madalas na puntahan ng mga tao. Pag gusto mag-grocery ng mga pangkain, pang-ulam, everyday. So, yan. Mag-elevator ako kasi ayoko maglakad. Tamad ako. Pagod na ako. So, ayan. Mag-elevator na lang ako. Ito yung parking. Ito yung pinakamalapit na Aldi sa amin. Sa work ko, mga 2 minutes lang to. Sa bahay, mga 12 minutes to. So, ito yung madalas kong puntahan ng Aldi. Ayan, nakasalubong ko yung mga katrabaho ko, nakatawa. Wala akong coins na dala kasi hindi na ako nagdala ng cash. So, wala tayong trolley. Pero may bag naman ako. I'm always ready. Lagi ako may bag sa car kasi lahat dito ng grocery bag may bayad na din. So, ito yung Aldi. Ito, mag-grocery tayo dito. Ayan siya. There you go. Ilang aisles? 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5 aisles lang to na hindi naman siya ganun kahabaan din. Kalaki. Hindi siya ganun kalaki. Ang Aldi is hindi siya ganun kalaki. Pero mas mura yung bilihin niya kasi dito. Almost kompleto na rin siya. Pero madalas yung ibang mga pangangailangan, mga Asian, walang Asian groceries dito. Sa Kohl's at sa Woolworths, meron pa ako nakukuha Asian groceries. Ayan. So, ito yung aisles, yung first na. Dito ako unang sisimula sa side na to. Kailangan ko kumuha ng fruits. Banana. Ano pa ba? Titingin tayo ng nakasale ng mga, ano, ng mga fruits. Ayan guys, ito yung mga fresh ng bilihin dito. Oh, ayan. So, ngayon, yung actually yung grapes dati nagbababa pa yan ng $3. Eh, ngayon, hindi niya. Yan na yung pinakamura niya. $5.49. Pero yung dollar natin is mas mababa po sa US. Ang US, I think, is mga around 50 to 55. Tapos ang Australia naman, ano lang, nasa 36 to 38 lang per ang isang $1. So, eto, kukuha ko ng orange. I want some orange. Isang bag niya is magkano? It's $4.99. Ayan. Yung isang bag siya. Kukuha ko ng banana. Meron akong orange lagi every week. Kahapon na ubos na siya. So, mag-i-refill na ako. Basta meron akong something to munch on paggabi. Kasi parang ayoko na ng heavy. So, ito yung kamatis is $3.99. Patatas is $4.49 per bag. Pero ano yan? 3 kilos na siya. So, $1.50 lang siya per kilo. Capsicum, which is bell pepper, ayan siya, is $5.22 per kilo. $5.32 per kilo. Yung isang bag niya is 750 grams lang. So, $4 siya isang bag. Okay na rin, mura na yan. Mura na yan ngayon. Kasi mas, minsan nagta-$10 siya, $9 din. Ito yung corn, sweet corn. Ito sa ito ngayon, sweet corn, normally $5.99 yan. So, ngayon, $2.99 lang. Tatlong piraso lang yan per bag. Ayan siya. Tapos ito mushroom. Tapos ito charred tomato. Mini Roma tomatoes. Ayan. $1.99. Pero ano lang yan. 250 grams lang ito. That's only 250 grams. So, ang ano niya, ang per kilo niya is almost $8. Kukuha din ako ng nectarines. Dalawang klase yung nectarines eh. Merong white flesh at saka merong ito yung yellowish. So, mas gusto ng aking mga girls. Favorite nila to. So, kuha ang isang pack. Yung isang pack niya is 1 kilo siya for $3.79. So, okay siya. Mula siya ngayon. Ayun ko kung panahon ng nectarines na yun, pero mura kasi yung nectarines na yun. So, hindi pa alam ko ano yung anong month yung season niya or anong ano yung ano talaga yung season nila. So, ayan. Medyo mahal yung dragon fruit. I normally, get dragon fruit like once a week. Pero ngayon, don't feel like having it. So, pasa ko ngayon sa dragon fruit. Ito, gusto ko itong papaya kaso wala silang hinog.
paborito ng mga girls ko. Yung mga anak ko, kung ano yung kinakain kong foods, nakikikain sila. So, yun. Kung ano lang yung kinakikita nilang kinakain ko, yun lang din yung kakain nila. Pag hindi nila nakikita ang kinakain ko, parang ayun na lang tikman. So, ayun. Yung mga gulay dito. Okay, let's go with the controversial na onion. Magkano dito? Oh, ayan. Mga kapatid. Ang red onion dito is for 1 kilogram is 3.49 yung, ayan, yung red onion. Tapos yung white, ay yung brown, ito. 2.99. Ayan siya. So, magkano siya sa, let's say, $36. So, mga 100 to 115 ang kini. I will show you this, guys. Yung tomato tomatoes. So, this is just a normal tomato. Pero, pwede mo siyang gamitin, guys. And, pero, ang color niya is hindi siya nagiging red. So, ganyan lang yung kulay niya. Maganda rin siyang sa salad. So, pwede mo siyang imix sa salad with the red tomatoes, with the normal tomatoes, para mag-blend siya yung color niya. And extra, for the prep. So, kung gusto mo lang arte-arte sa salad mo or anything, pwede mo siya i-mix sa red tomatoes, like the normal tomato, like this one, or just the normal big one, like that. So, yung tomato, wala siyang pinagkaiba sa normal na tomatis. Pwede mo siyang gamitin kahit saan. Yung kulay lang ang pinagkaiba niya. But the taste and the flavor, it's the same. Exactly the same. Grabe mga kakulto, grabe mahal ng ano ngayon. Ng avocado, $3.29 ang isang piraso, pero hindi siya ganun kalakihan. Ayan siya. So, super mahal siya ngayon. Pag ganyan, meron akong avocado, pero may binibili ako itong per pack, mas mura siya. Ayan, isang pack na siya is ilang piraso? 2, 4, 6, 8 pieces ng small pieces siya. 8 pieces na siya, pero $7.49 lang. Ayan siya, $7.49 isang pack. So, meron pa ako yun sa bahay, kaya hindi mo na ako. Yan ang binibili ko ngayon pag sobrang mahal ng avocado. Kasi yung mga girls ko, sa breakfast, yan ang kinakain nila, toast and avocado with butter. So, okay na sila doon bago pumasok sa school. O, diba? Mas makakamura ka kung itong bibili mo. It's the thing, pareho lang naman siya ng lasa. Pareho rin naman avocado. So, ito na lang. Pag sobrang mahal ng avocado, yun ang binibili ko. So, ayan. Kuwata yung dalawang cold chicken. Actually, meron akong meron pa ako yung whole chicken sa fridge, nasa freezer. Kaso mag-deprost pa ako. So, I'm lazy today to deprost it pa. So, I'm just gonna get the fresh ones from here. $4.49 per kilo. But, syempre, hindi naman isang kilo lang yung isang piraso. So, lang pa siya ito. Almost 1.4. So, this is like $6.71 isa. Ayan. So, paali pumapatak siya magkano siya per ano. So, 130, 120. So, almost ano rin siya, $130 siya, $135 per kilo ngayon ang chicken dito sa Australia. Ayan, so dalawa yung kinuha ko. Binalik ko ulit siya sa plastic, dinobli ko lang siya. Tapos ito siya ang maus sa mga girls kasi isang bagay yung dala ko. Ayan. Chicken wings is $7.99 siya ngayon. $11.99 naman yung Thai part. So, ayan. Mga kapatid sa Pilipinas, i-compute na lang, ha? So, ito siya. Ito yung shop. Ito yung sa fresh meat dito. Sa section dito. Ito naman yung mga cold cuts. Ito rin yung price ng Oreo. Medyo mahal to dito yung Oreo kasi sa ibang shop, like Woolworths and Kohl's, lagi naman sila nakasale. So, yan, lagi ako meron yung sabay kasi pambakan ng mga bata. Pang sa school. Yun ako binibili sa Kohl's or kaya sa Woolworths. Kasi normally, mga $3 lang siya isang box. Ayan, tingnan mo to. Dito, ito yung mga pinapadala ko sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas. Dito ko siya binibili. Mga pang-catering siya na cling wrap, meron ding baking paper, meron ding foil kasi mura siya dito. Itong cling wrap na to, that's only $13.49. Ano na siya, 600 meters na yan.
Tapos, ito namang baking paper. 90 meters na rin siya. $10 lang siya halos. Tapos, yung foil, $15 lang din siya. $14.99 for, ano na yun, 150 meters na yun. So, super, minsan tumatagal yun sa akin ng 4 to 5 months. Kasi, ano pa ako ha, busy pa ako, lagi kong ginagamit yan. So, pag may pinapadala ako sa Pilipinas, yun, isang ganyan sa kanila, tumatagal na isang taon. Ito yung ibang mga ano dito. So, tapos na ako mag-shopping. Ikot ko lang kayo saglit. Ayan. Tapos every week, meron sila mga iba't ibang items dito. Yung mga special nila, tapos yung mga nakasale din siya. So, ito yung section ng mga sabon, mga tissue. Dito rin ako bumibili ng mga tissue ko. Minsan sa Costco, pero sa Costco actually, mas mahal din sa Costco eh. Medyo mahal din din. Yung kahit naka, ano na siya, yung nakabalat na siya, mahal din. Pag kinukomplete ko. Kaya na minsan, pag nandun na ako, bumibili na rin ako ng pa isa-isa. Kasi yung isang pack niya is 32 pieces na. Dog food, tapos ito yung mga frozen section. Tapos, ito naman, yung sugar and may bago sila. Ano to? Tingnan natin. Oh, ano siya? Low fat, ano? Ang ganda. Parang gusto ko. Pero may noodles pa ako. Try ko to this one. At yung, ito lang yung Asian section nila dito. Bubuyo tayo. Ayan. Yung mga noodles na ganyan. Ayan, ang Nutella dito is $8.99 po. So, it times na lang siya sa 37. So, $8. So, let's say $9 times 7. Yan yung presyo ng Nutella dito. That's already, ano, 900 grams na yan. Ayan. Madali sana magbenta. Kaso, ang problema kasi, ang tagal kasi ng shipping dito. Panagpadala ng box na sa Pilipinas, maabot ng 6 to 8 weeks. So, depende yun kung anong company pa yun. Bumabayad na tayo. Pipili na ako sa counter. Kasi ito lang naman yung nabili ko. Yan, punti lang yan. Kasi maraming pa naman ako groceries. Actually, bibili na rin ako ng ng konting pambaon ng mga bata dito. Sinatamad ako magluto. Ito, favorite nila to. Ito ay madalas pinababaon nila sa school. Chocolate chip muffin at saka banana. Ayan. I'll get one of each naman. Minsan ito itong lutong talyang muffins. Favorite nila eh. Ito lang. Yan, masarap din yan. Highly recommended yung brioche rolls nila. Yung chocolate chip. Super sarap yun. Saka yung ano yun, yung slice loaf niya. Ayan sa baba. So, sa ngayon, ito lang yung nabili natin. Ayan lang. Kasi, maraming pa naman akong groceries. Talagang chicken lang yung pakay ko dito. Bumili na ako ng fruits. Tsaka pang baon yung mga bata. Yung alcohol section nila. Ayan siya. Ikot tayo sa gilid. Ayan. Ito yung alcohol section nila. Ito. Meron silang ano. Dito pag tingin nilang mukha kang bata, hindi nang kagaya ng arito. Pag bumili ka ng ala. So, I don't know if it's the same dyan sa Pilipinas. Tapos na tayo ng grocery. Ibig na tayo. Tapos sa baba. Ayan, bababa na tayo dun. Ayan yung parking lot. May few mabigat pala itong nabili ko. Wala kasi akong dalang, hindi na akong tagal ng wallet. So, wala akong coins. Kasi kailangan ng coins to sa trolley. Hindi ako nakapagdala ng coins. Oh, ang galing dito, di ba? Nalaman niyo, oh, ang bongga, di ba? May tagapagbukas ng pintuan. Oh, nabukas na nila yung pintuan para sa akin. So, as usual, gagamit tayo ng lift. Kasi tamad ako maglakad. Sakay tayo sa loob. Naig pa ako ni Lolo. Dalawa yung bit-bit yung bag. So, ano man ako. Naglakad lang siya sa hagdan.
Ito lang bigbit kong bag. So ayan guys, tapos na tayo mag-groceries. Ang dumis ko, diba? Tingnan mo. Okay na yun. Pa-uwi na muna tayo. Okay, let's go. Uwi tayo. Sakit ko lang itong grocery natin sa car. Dapat pala doon sa kabila ko ito sinakay. Kasi medyo mabigat. Uwi na tayo. So, ayan. Sakit ng legs ko pa rin kaya sa ano ko. Sa pagka-gardening ko. Uwi na tayo guys. Bukas, ganito ulit. Galing pa rin. Kumbaga, pasok ko rin. Ay nako, mukhang bukas yung kabilang side ng ating pintuan. I-close ko lang saglit. Stop lang ako saglit. Wait lang. Hindi ito hihinto. Ang ganti ko inaayos. Makakaloka. Hindi pala yung pintuan. Kasi diba, nilagay ko yung grocery ko dito sa upuan, sa front seat dito, ay mabigat. Siyempre yung sensor, may nade-detect siya sa may nakaupo sa upuan. So yung seatbelt, kailangan niyang, parang inano niya, may nakaupo yan, dapat mag-seatbelt. So nire-remind lang ako. So from here, mga 12 minutes to 40 minutes tayo, pauwi sa bahay. So, yun po yung lagi kong travel to work. Mga 14 to 15 minutes. Depende sa oras. Sa umaga, mga ano lang to. Mga 30 minutes to ano lang. Andito na ako. Mabilis. Dire-diretso. So, guys, we're home na. So, papahinga lang ako saglit. I-rest ko lang yung legs ko saglit. Tapos, magluluto na tayo. Andito na yata yung anak ko, yung panganay kong babae kasi year 12 na siya, so maaga sila umuwi sa school. So ayan, nanonood din kasama yung friends niya. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. So may gumagawa dyan sa likod yung kinamplay namin na mga potholes sa ano, sa bricks. So, tinatapalan lang nila. What are you guys watching? Huh? Again? No, it's a series. Yeah, I know, but pero yun ang ilang best series. No, it's the new season. They put it in the microwave. What? Ano? Eliminated. What is it, Ellie? What did you cook for me? Huh? Me goreng. Oh my God. That is too special. And then I keep having can you put away my ano? So, I'll see you later guys. Pahinga lang ako saglit. So, ito yung chicken natin. Yung nakinat ko ng butterfly kanina. Ayan. Nilagyan ko ng hiwa sa breast at konti sa legs. So, ito yung ating pang-marinate. Ito yung ginawa ko. Ayan. Tapos, meron akong whole garlic. Kinat ko lang siya into two sa middle. Dalawang buo to, isang buo per chicken. So, imasahin nyo lang to sa chicken yung ginawa nyo mang pang-marinate. Ay, oo, yung minix natin. And then, after yung imasahin sa chicken, i-leave nyo lang po siya ng mga
Kung may enough time kayo para maghintay, pwede mga 1 hour. Pero kung wala, 30 minutes is fine. Ayan. So, yung loob. Tapos, ito yung likod. So, ayan na siya. Ayan yung itsura ng chicken natin ng minarinate ko. Ayan. So, ilagay ko siya dito sa isang tray. Tapos yung isa naman. Ito pala hindi ko nahiwaan yung... Ay, meron. Tapusin lang natin itong imasahe, masahe, masahe, masahe. Yan. Eksakto lang yung ginawa kong ano, pumarinig sa chicken. Normally, naglalagay ako ng chili powder, kaso ngayon, wag na lang kasi yung mga, kung gusto mo naman ng medyo maanghang, pwede ka naman gumawa ng sauce na medyo maanghang. Ayan. Hindi kailangan masyadong maraming ano, marinate sauce. As long as na i-ano nyo siya, na-spread siya all over your chicken, okay na po yan. Hi guys, kumusta? Balik-balik tayo. Nakatulog ako pag uwi ko kanina galing sa work. So ngayon, magpe-prepare naman tayo ng dinner. Meron ako. Yung binili natin kayo sa shop, yung dalawang whole chicken, ikakat ko siya into butterfly. So, tapos iro-roast ko lang siya. Ayan. May dalawa akong tray para ilagay ko yung chicken. Tapos yung marinate, ilalagyan ko lang siya ng feeling na potato. Actually, iniisip ko, iro-roast ko na lang yung potato separate. May dalawang makulit na babae doon, ang mga anak ko makukulit. Niloloko ko. Vlogger. So, ayan. Open natin. Iba-butterfly ko to. Dalawa. Hindi to kalakihan. Mga ano lang ko. Almost 1.5. Ay, nak! Monay! Wala pala akong pustiso. Kundi yung pustiso ko. Yung pustiso. May dirty. I'm smiling. Nasa toilet ko. Lagayan ko din ang ano. So, i-cut natin yung chicken ng dayan. Tiyere! Ayan, tapos pa-flat nyo lang. I-press nyo lang yung back, ano niya, yung ribs niya, para makuha nyo yung shape na butterfly. There you go. Ayan siya. Tapos, i-wash natin. Hindi ko nga sa tray. Same thing doon sa isa. Ganyan din gagawin natin. So, prepare ko lang to for dinner. And then, habang nasa oven to mamaya, lalabas ako. Kasi magbebenta ako ng 10 cents bottle. Kasi marami na akong 10 cents bottle na naipon. So, nakatambak sa labas. Ayoko yung nakakalat na sa labas. So, pupunta tayo. Lalabas tayo. Sasama ko kayo ulit. Kasi dito, since summer, maano siya, matagal mag-dilem. Ayan ang anang... Wait, just put it there. Mamaya ko i-issue. So, ayan yung chicken natin isa. Na butterfly. I-press nyo lang ulit yung ribs sa likod. Ayan. Tapos, ang gagawin ko doon sa breast part kasi medyo makapal siya. Hihiwaan ko lang dito ng konti. Isang hiwa lang. Para even yung pagkakaluto niya. Kasi pag hindi nyo hiniwaan yan, ayan, hiniwaan ko siya dito. Pag hindi nyo siya hiniwaan. Luto na yung the rest, part of the chicken, but then yung breast raw pa siya sa loob. So para sabay-sabay siya maluto. Yung sa legs, pwede nyo rin palang hiwaan ng maliit lang. Kasi hindi naman ganun kakapal yung laman niya. Yung sa bandang ano lang. Hiniwaan ko na siya pareho. Tapos, mag-mix lang ako dito ng rosemary, 5 spice, mixed herb, tsaka garlic,
Tapos lalagyan ko siya ng pinakang ilalim niya yung meron tayong lemongrass. Eh marami tayong lemongrass na fresh galing sa aking mga mabubuting kaibigan na kapitbahay na kompleto sa garden. So, wawash ko lang siya saglit ha. So guys, ito yung gagawin natin sa gagawa lang ako ng pang-marinate natin sa chicken. Kung ano-ano lang yung, minsan kung ano-ano rin ba isip ko, pero as long as alam niyo yung combination ng ng herbs niyo at saka spices, okay lang yun, pwede kayong mag-invento lagi. So ako ganyan ako lagi, nag-iinvento ako ng mga spices and mga herbs na pinagsasama-sama ko na it's good thing na it turns always masarap. Oo. So ayan, so barbecue spice maglalagay tayo. Tapos meron akong seasoning dito. Ito's grilled seasoning to. Tapos rosemary na dry na siya. Pero meron din tayong fresh later. Ilalagay ko lang siya sa ibabaw. Tapos may 5 spice ako at saka paprika. And then, ito yung ating tanglad. Ayan. 2 chicken. So, tigisa siya. At saka salt. Ayan. Hindi ako nilalagay ng pepper kasi itong mga na to, mga spices na to, may pepper na to. Medyo matagal lang itong grinder na to, pero hindi mo naman kailangan ng madami kasi may seasoning ka. Pwede kaya magdagdag ng konting olive oil. Oo, nakalimutan. O, Nay! Kunin mo nga lang yung olive oil, please! Fiona! Kunin mo yung olive oil. Yeah, there is. Doon, check mo sa pantry. I was checking yesterday. Yesterday. Oh, I think nandito. Tingnan mo dito. So, ayan. Pinagkasama-sama ko lang siya sa isang bowl. Pag mag-marinate kayo, guys, ganito yung gagawin nyo. Huwag yung siyang idedirect yung mismo sa meat nyo. So, olive oil. Maglagay ako ng olive oil. So, ang gagawin nyo lang muna is pagsasama-samayin nyo sa isang bowl yung ipang-marinate nyo, mix nyo siya sa isang bowl para alam nyo kung yung amount na nilagay mo is enough ba or minsan kasi mapapasobra, diba? So, ayan. So, minimix ko muna siya sa isang bowl para alam kung enough na yung nilagay ko. So, tigo 1 tablespoon lang ako ng 2 chicken na to. 1 tablespoon ng paprika. 1 teaspoon ng 5 spice, mga 1/2 teaspoon din ng salt, tapos 1 teaspoon ng rosemary at saka yung ating grilled seasoning. Tapos ito mga 1/2 teaspoon lang yun na ilagay ko. So ayan na siya, yung pang mamarinate natin sa chicken. Doon tayo sa kabila kasi andun yung chicken ko sa kabila. So ito kasi dito ako nag-mix ng spices, ayan. So andun yung chicken natin. Doon natin i-marinate. Hindi ko siya minimix sa kasi makakontaminate yung mga container ng aking mga spices and garnish. Yeah, so ito yung chicken natin, diba? So nilagay ko siya sa tray. Pag nilagay yung siya sa tray, dapat may patungan po siya. Tapos yung juice mamaya, yun yung gagawin natin pinakang sauce. So ito yung ating tanglad. Ilalagay ko siya sa loob ng chicken at yung ating 2 garlic. Ayan. Sa loob ng chicken. Ayan, ganyan lang siya. Pareho dito sa isa rin. Huwag po kayo magtaka bakit sabihin niyo ang dami-dami. Malakas po sa ulam ang aking mga anak. Malakas po silang kabain. So, ayan din yung 2 garlic. Ayan, spare dito. Tapos mamaya, lalagyan ko lang ito ng glad wrap after 30 minutes. Saka ko siya ilalagay sa oven. Tapos, meron din tayong potato mamaya. Hindi ko na siya pag mga white potato na ganito, hindi ko na siya pinipiliwi na wash ko na lang. Tapos, pag malapit na maluto yung chicken natin, ikakat ko siya into 2 or 4. Tapos, ilalagay ko lang siya sa gilid ng ating chicken. And that's gonna be our dinner for tonight. Ayan guys, minarinate ko lang siya ng 30 minutes kasi aalis ako. Ayan siya. So, inon ko siya ng 1, preheat ko siya ng 200. Tapos, nung sinala ko, nilagay ko lang siya sa 180. Kasi aalis ako sa mga, mawawala ako siguro na pinakamatagal na yung isang oras.
Kasi may tira ako ditong nilaga kagabi. At actually, tinolang baboy kagabi. So, kaulam natin mamaya yun sa chicken. Alis muna tayo. Punta, samahan niyo ako. Punta tayo sa magbibenta ako ng 10 cents na bottle. Kasi mahal dito ang bote. Yung mga plastic bottle, mga cans. So, punta tayo. Samahan niyo, papakita ko sa inyo. Sabi natin, kasi binibenta to dito, 10 cents yan. So, ayan, naka-ready na kasi ipapalitan ako ng car. Kasi, ano ko ipagayon niyo sa malaking car, sa Prado, hindi naman magagalit ang asawa ko, pero mabaho kasi yung bote. So, guys, mamaya tayo ulit mag-video, ha? Pagdating ko dun sa may machine. See you! Na tayo. Mainit pa rin dito. Anong oras na? Magkasi 7 o'clock na pero maliwanag pa din. Kasi summer ngayon, ganyan dito. Lumulubog ang araw, mga around 8:30. Kaya mainit pa rin hanggang ngayon. It's already 7 p.m. Sige, baba ko muna to. Bawal mag-phone habang nag-drive. Dito na po tayo. Ayan yung machine. Diyan siya. Diyan po yung machine. Kukuyin na lang natin yung aking. Yan, may gloves akong dala. Mag-gloves ako kasi magdala yung bote. Tapos may wipes din ako later pagkatapos natin hawakan yung mga mag-sanitize na lang ako. Tapos kukunin ko lang yung natin dito sa likod. Baba ako lang to. Kuha na rin ako ng trolley para madali. Ayun, may trolley doon. Sakay ko siya sa trolley. So, hiniwalay na namin to. Sinagregate natin ng asawa ko yung glass at saka yung plastic. Ayan yung mga plastic bottle. Kasi ito yung mga beer na bottle ng beer. Ayan yung mga glass. Yung ating mga bottles. I'll just get the trolley para mas madali ko siyang mapush doon. Ito yung machine. The turner ay ang tawag sa kanya. Ayan siya. Ito yung trolley natin. Unahin ko yung mga yung mga bottle. Nabukas yung aking gloves. Ayan. Unahin natin yung mga bottle. Tapos balikan ko yung mga plastic na yun. So, ayan siya guys. Ito yung machine. Ayan. So, this is the cartons, plastic and cans. Yung cartons, so yung mga tetapak na sila sa carton na nilagayan. Ayan siya. Tapos ito naman yung glass. Ayan. Mamaya din tayo kasi magkakapag. So, dito lang tayo. So, papasok mo lang siya ganyan. So, ayan. Tapos, each bottle, 10 cents po yan. Ayan, makikita mo dyan po ilan yung PNKT sa fish. Hanggang matapos natin ito, ganito lang yung gagawin natin. So, 10 cents is magkano ba siya sa peso? Mamaya ka dito natin, ha? Ayan. Basta ang importante, pag nilalagay kayo, make sure na hindi nyo tatanggalin yung barcode. Ayan. Kasi yan yung nas-inis kanila. So, pag wala siyang barcode, hindi siya papasok. Iluluwa siya ng machine. Kasi hindi yung mascan. Okay. So, yan. Tapusin ko lang ito. Ito yung sinasabi natin mga kan. Ayan. Mga ganyan. Kahit anong kan siya. Basta kan. Ayan. Beer, juice. Kahit yung maliliit na bottle na ganyan, basta may barcode yan, 10 cents yan. Tapos sa likod ng bottle, may makikita kayo kung may nakalagay siyang 10 cents. Ayan, meron siya. Kasi may nakasulat na 10C. So, ibig sabihin, tinatanggap siya ng machine. Pag hindi kayo sigurado, pero normally yung mga Asian drinks, like yung mga root beer na nabibili ko sa Asian shop, hindi siya tinatanggap ito kasi hindi siya ginawa sa Australia. Any drinks na hindi ginawa ng Australia, hindi mo siya pwede i-benta dito. In that sense, hindi po siya binibili. Only the one that made in Australia.
pinapasok mo siyang ganyan. Imagine, diba, 10 cents yan. So, malaking bagay siya. Alam niyo ba, guys, yung mga nakukuha kong, ano dito, voucher, or yung pinakang pagbibentahan ko nito, sinisave ko yun for my, ano, for my rice. So, normally, ang 5 kilos of rice dito sa Australia is, pag nakasale siya, nasa $11 to $12. So, malaking bagay siya. 5 kilo na yun. Oo. Kaya nakakalibre tayo ng bigas. Ganyan lang. Konting diskarte lang sa buhay. Walang hiya-hiya. Kahit ano pwede. So, yan. Why not? Diba? Hindi ka naman gumagawa ng masama. Okay. Tapos na tayo dito sa mga carton plastic anytime. So, ito na yung ano natin. Ayan, may resibo siyang lalabas. Actually, natanong siya kanina, hindi ko lang na-video. Kung gusto ko yung cash, money, or pwede kong i-donate. Last time, donate ko siya. Ngayon, kukunin ko siya. So, naka $7.10 ako sa mga plastic bottles, cans, and cartons. So, yan, eto. So, iba pa itong glass bottles natin. So, dalitin natin yung mix. Dito naman tayo sa glass. Ayun siya. So, pareho lang din siya. Papasok lang din natin. If anything na made in Australia na bote, pwede rin siya. Ayun. Normally, mga beer. Ayan. Actually, yung iba to galing pa ito ng ano. Medyo matagal akong, siguro mga 2 months namin. Ayan. Mga 2 months namin. Yung iba naman dito, hindi lang sa amin. Iba binibigay ng kaibigan natin. So, kinukuha ko. Kinukulekta ka order lang. Magbabasura lang. Wala masama magbasura. Basta kumikita ng pera. Ayan siya. So, each bottle din, ayan yung nagdadagdag siya. 10 cents each. Ayan, may donate, may voucher. If you wanna get the voucher, pwede. If you want to donate, ipipress mo lang yung donate. Ayan. Tapusin natin ito hanggang matapos itong ating mga glass bottles. Ayan siya. $17, $1.70, $18, $1.80. So, we'll see later kung nakakamagka na tayo si Coco. Ito makukuha natin for today. So, last time naka-$15 ako. Tapusin ko lang ito. Okay, so, ginagawa ko to almost every month. Pag hindi, pag medyo busy, ayan, every 2 months, ayun siya. Mamangga sa bahay ko, super dami nung sa kanya. Siguro makaka $100 yun. So, usually yung mga ganyan, yung ano, nangihingi sila sa mga kaibigan nila, sila nagpipick up, tapos sila na yung magdadala dito kasi iba busy, wala silang time para mag, ano pa, magbenta pa ng bote dito. So, kinokollect na lang ng iba sa mga bahay ng kaibigan nila, tapos sila na magdadala dyan. Actually, gusto kong, pinag-iisipan ko yan eh, kaya sa mga friends ko, nanawagan po ako kung parang awa nyo na, ipunin nyo yung bote nyo. Sabi, message nyo lang ako for pick up na yan. Anytime, pwede kong pick upin yung mga bote nyo, yung mga walang oras, busy sa buhay, ayan. Basta sabihin nyo lang, once a week, pwede kong pick upin yung mga bottles nyo. Para pang ano lang po, para sa Bambi's Foundation. Okay guys, we're on our way home. Tapos na ang ating negosyo. So ngayon naman, yan, sa bahay naman tayo. So, ayan ang aking buong araw today. Thank you for watching. Hope you like it. And yeah, sana po ano, sana mag-subscribe kayo. Don't forget. Tapos, click the button below. O, diba? O, bongga. Meron bang button sa below?
I don't know. Hindi ko alam mag-edit. So, basta subscribe lang kayo. Tapos, mag-start ako mag-video ng mga lugar dito sa Australia na pwede natin mapuntahan na libre. Ang masarap dito kasi, marami ditong pasyalan na libre lang. Wala ka lang. Ang gagawin mo lang, mag-drive ka lang, pumunta ka lang doon. Kung gusto mo makatipid, hindi mo kailangan kumain sa labas. Picnic-picnic style, magdala ka ng pagkain mo. Tapos, bring your kids with you, your family. And yun, mag-enjoy kayong lahat. Okay. I'll see you next time, guys. Thank you for watching. Hope you like my video. Thank you. Bye. Meron tayo dito. Check natin yung chicken natin. Nakabalik na ako from nagbenta ng bote. Ayan. So, ito. Check natin yung chicken. Tapos, ilalagay ko na rin yung potato. And meron pala akong broccoli sa fridge. So, ilalagay ko na rin siya mamaya sa oven. Pero, yung broccoli, mabilis lang yan. Mga 5 to 8 minutes lang luto na yan. Pag-grill natin. So, mamaya pa natin ilalagay. Unahin ko yung potato. So, check natin ang ating chicken. So, siguro less 1 hour din ako nawala. Ayan siya. Kasi, hindi pa siya masyadong okay. Kasi, nilipat ko siya, pinalitan ko siya ng temperature kayo na 180 lang yan. So, ilalagay, ibabalik ko siya sa 200 na. Kasi, sandito na ako. Yung mga anak ko, busy sa room, so wala magbabantay. Kaya hinginaan ko lang yung ano niya kanina, yung temperature. Ito yung isa. So, pwede na natin ilagay yung ating potato dito sa side. Tapos, eksakto yan, pagluto ng yung chicken, luto na rin yung potato natin. Nilagay ko na yung lahat ng potato natin dito sa isang tray, sa side ng chicken. Tapos, yung isa, sinave ko lang siya para sa broccoli mamaya. Diyan natin ilalagay yung broccoli. Ibabalik ko siya. Siguro mga another, mga 45 to 1 hour pa yan siya. Ulit natin yung chicken. Alam niyo ba, kung nandito lang kayo, yung amoy ng bahay ko is like, puro chicken. Yung nararoast ko, chicken. Ang bango-bango, ang sarap-sarap. Amoy garlic na rosemary, na tanglad, ang sarap. Ang bango-bango. Tingnan natin. Mukhang sunog na siya. Ayan. Pwede na natin ilagay yung Ayun, nag-mising ako. Ayan. Malapit na siya. Lalagay ko na yung broccoli dito sa isang tray, ha? Check ko rin yung potato kung malambot na. I think our chicken is ready. So, mga 5 minutes ko lang naloto yung broccoli. Ready na yun siya. Yung potato, soft na rin. So, yeah. We're having dinner, guys. Kain na tayo. Off na natin. Tayo na extra ilalagay ko dito sa sauce natin. Konti lang siya. Konti lang yung oil ng chicken. So, yan na rin yung pinakang sauce natin. Sa usawa sa chicken. Or, pwede yung dagdagan ng North seasoning na konti. Or, gusto niyo naman ng suka, toyo, whatever you like, guys. Pwede yan siya. Ayan, ito medyo marami siyang natirang sauce. Ayan. So, medyo maanghang po yan, no? Kasi nilagyan ko siya ng prawn garlic chili paste. So, ito yung pinakang sauce ng chicken natin. Ayan, ready to eat. Iniinit ko lang yung natirang ulam kahapon. Meron akong tinolang baboy. So, iuulam natin siya. Tingnan din natin yung ating chicken. Nice, crispy oh. Crispy yung skin niya. Ayan, super crispy. And then, juicy. And soft, look at that. I can smell the lemongrass. Ang bango, super bango niya. Ayan, tapos ang ating potato. Tapos, meron tayong broccoli dito. Same thing dito, pareho lang yun siya. Ayan o, ang lutong-lutong ng skin. So, let's have dinner everyone. Kain po tayo. Ayan na yung dinner natin. Ayan, ito yung tira ko kagabi na nagtinola ako ng pork. Tapos nilagyan ko na maraming malunggay at maraming gulay. So, yun na lang natira. Mga 2 kilos din yan. So, yun na lang po yung natira. Pag naluto ako sa gabi, minsan may natitira hanggang umaga. So, breakfast nila yan bago pumasok sa school. Tapos baon ng asawa ko sa work. Tapos the next day, magluluto ako after yun na naman. Gantong oras na naman. Ganun yung routine namin kasi hindi kami nagkakasabay-sabay ng breakfast at lunch. So,
I'll make sure na sabay-sabay kami lagi ng dinner. Kasi yun lang yung time na rin namin ng bonding. Tapos, doon na rin yung kamustahan namin everyday kung ano ang nangyari sa araw nila. Tatawagin na natin sila. Let's eat na! Come on! Let's go! Come here! Daddy! That's the magic ano sounds. Tama, so, lalabasan niya sila. Pag narinig na yung sit-sit ka. There's no bell, pretty. Ito pala yung aking, parang anak ko na rin to. Ayan, ang aking adopted. Hey guys! Ayan, mga naglabasan na sila. Ayan, yung asawa ko, gutom na daw siya. Ayan, nangayayat po siya. Ayan yung aking buso. Buso, say hi to my vlog. Hello. Hey, may plato na dito, oh. May plato na dito, oh. Pau-pau! Kuya Pau! Yeah, we're having dinner na. So, bihira na yung magamit yung dining table since yung mga tamad silang maglikpet. So, dito na lang kami kumakain madala sa, yan, sa, ano na lang, sa island. You ask permission. Enjoy your dinner. Grab all your clothes. Here, I told you for the guest bedroom is mine. Yes, that's why we try to even it out. Like, baby, pwede sa fridge kung gusto niya mag-baby. I-init niyo lang doon. Say hi to my vlog, everyone. Hey. Hey. Yeah. Kain po tayo. Dito lang kami kumakain, di ba? Anong use ng dining table namin? Ayaw kasi nilang kumain doon kasi tinatamad sila magligpit. Oo, pagligpitan na ayaw na. So dito na lang, diretso sa sink. Hey guys, every night I clean my room and clean my closet. No, you didn't. You're not even cleaning your room. No, talking about so housework, right, kuya? Oh, yan. Yan yung gustong-gusto namin, yung mga nag-aagawa. Yan, yung mga ganyan tema, nag-aagawa sila sa ulam. It's a burro pot. Anak, maanghang yan, Onay, ha? Yeah. Spicy yan. Marami akong nilagay ng chili dyan. Pag-iing meal for Canada. Australian sauce. Hindi, meron din yan sa Pilipinas. Can I have one more chicken? Kaya lang ako, UFC pa rin. Number one UFC fan ako. Tama. Ito iniinom niya ng UFC ketchup. Pinoy na Pinoy yan. Yung aking pangalan. Nice. You're a bogey. It's okay. I don't need it. Ikaw, Queen. Nakain ka pa ng UFC ketchup? Yes, of course. Tagalog. Oh. Opo. Opo. Opo, tita. It's like I'm speaking Korean. Appa. Yan yung kalokohan. Kain muna tayo ha. Kain muna kami. Kain tayo. Halika, mga kapitbahay. Masyarap, everyone. Good. How about the chicken? Good. What are you gonna say? Thank you. What's the magic word? Thanks, boy. What did you say, Daddy? Thanks, boy. Thanks, boy. Yeah. Mga busog na yung mga anak ko. I'm gonna fail this one so bad. She's bulky. Ayan. Yan po yung natira sa ulam namin. Papa-chicken. Tapos bukas ng umaga, ubos na rin yan. Ay, baon ng daddy. Oh, nay, put away mo na yung baon ni daddy. Lagay mo na sa container. Mommy, please stop filming me. You have to cut that up. Say bye to Queenie. This my last time I see her. And mag-eat and run kasi ito lagi. Do you know, like, for the past, do you know how I pick
go to school. For two times, I always call her in the morning. I call for two times she's she hasn't woken up to the point that I've had to call everyone in her family. We've had to break into their house. Sa sink kasi they will tell nila, Mami, it's not my job, it's Pogi's job. So, binago yan namin yung rules. So, lahat ng kakainan mo, diretso, rinse and lagay sa dishwasher. Para wala nang reklamo. Kasi ayoko nang pagising ko sa umaga, tambak ang hugasin dyan. Doon, nasisira ang araw ko. Ayan, so ayan siya. Ito na yung baon. Ito na yung baon ng dati. Pinaprepare ng aking online. Naglagay pa siya ng ano to? I used to do that every single time I practice. I know. Ano to? Pati ko maintindihan. It's Onay. I love you, Onay. That's so sweet. That's what they all want. Bakit dati? Ginagawa ko sa'yo yun. Di mo naman ako sinasabihan ng sweet. No, you used to do this every time I practice lunch. I'm gonna rest for a bit. Tapos, magpapahinga lang ako saglit kasi kakakain lang. Tapos, magagawa ako ng konting mark and balance sa mga sa negosyo natin. Sa alahas naman. Oh. No! Nandito naman ako sa gagawa lang ako ng konting paperwork ko para sa aking maliit na negosyo. So, ayan na, ayusin ko lang to dito. Tapos, siguro mga isang oras lang akong gagawa ng paperwork kasi buti natapos lang kami ng accountant ko. So, ayan siya. Tapos, mag-aano na kami. Matutulog na ako after an hour. So, gabi-gabi yan ang ginagawa ko bago ako matulog. Nag-check lang ako dito. Ito, parang may mini office lang ako dito. Ginawa ko sa isang mga room namin. So, ayan. Dito siya. Aking mini office sa mga ating jewelry business. And guys, 11:30 na. Tulog yung asawa ko kasi maaga pasok yan bukas. Ako pang hapon ang pasok ko. Kaya, hindi naman hapon, 10:30 ang pasok ko. So, ayan, matutulog na rin ako. Ready for bed na tayo. So, good night everyone. Thank you for joining me for today. This is my first vlog, like the full vlog, like spending time with me for a day. Thank you very much, everyone. So, good night. Good night, guys. We're going to sleep now. Thank you for today and hope you like the video and subscribe on my YouTube channel. And don't forget to click the button below for the notification. And subscribe and share my video. Thank you. Have a good night.